Broadcasting live online in Batangas City. This is Balisong, your home radio. Balisong, your home radio. Balisong, your home radio. The first online broadcast in Batangas. Saan mang sulok ng mundo, magkasama pa rin tayo. Kalibiyang hindi mabantayan. Tara na dito, confirm ang saya. Balisong your home radio. Balisong your home radio. Ang programang ito ay inihahatid sa atin ng Nitz David Trading and Air Conditioning Services, Gulod, Labac, Batangas City, Laksamana Dental Clinic, Counselor Eileen Ariola Montalvo, Rickmar Air Conditioning and General Services, RA Clarin Vision and Hearing Aid Center, at ng Para Tricycle of Batangas City. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Isang mapagpalang araw po ng Martes, Tuesday. Ano? Yeah. Martes na naman, mga kaibigan, mga kabaisong. Ngayon po ay September 8, 2020. Yes. So, good morning, Batangas, mga kabalisong. Kami na naman nga po inyong makakasama ngayong umagang ito. Hanggang alas 12 po tayo, punong-puno ng komento, balitaan at syempre mga impormasyon ang hatid po namin sa inyo, mga kabalisong. Mm-hmm. Tama ka dyan, partner. Muli po, ako po si McCoy. At ako po si Angela. Kami po maghatid ng mamainit na balita sa inyo ngayong araw ng Martes. Ngayon po ay September 8, 2020 at ngayon nga ay birthday ng isa sa mga pinakamahalagang tao. Oo, sa natin. Atin. Sa atin, ha? Mm-hmm. Ang ating Mama Mary. So, yes. Pinagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating mahal na Birheng Ina ngayong araw na to. Kaya, mm-hmm. Nawa nga po, itong araw na to ay maging isa sa may bahagi rin natin sa ating mga kabalisong na hindi po ngayong araw lang na to natin laging gugunitin. Ngunit, araw-araw din po nating alalahanin ang ating mahal na inang birhen. That's right. And speaking of birthday, binabati ko rin ng maganda, ng happy, happy birthday, of course, ang aking isa sa mga malapit kong kaibigan, of course, CK. Ayan, DJ CK. Oh, hi, ayan, happy Rhea Ventura ng Quezon Province. Ayan, happy, yeah. Happy birthday sa'yo. Wishing you all the best in life and good health. And sana ay maraming pang birthdays ang dumating para sa So, at syempre, nagsa-celebrate din ang kanyang birthday ngayon si Geraldine Medrano. Uy! Yan, happy, happy birthday sis! At kay Jomari Arce, isa sa LGBT ng Bawan, Batangas. Happy, happy birthday sa inyo. Yes. Good health, keep safe pa rin tayo, mga kabalisong. That's yan. Right. At dahil dyan, matiin naman natin magandang umaga ang lahat ng mga nakatutok sa atin ngayong umaga. Especially kay Marquez Medrano, Geraldine, at celebrate ng kanyang birthday today. Happy, happy birthday sa'yo, Geraldine. Yes. Kay Jeffy Peñarin Dondo, happy, happy viewing po. Kay Aiza Kalaluan Gonzalez, happy viewing din. Kay Tita Fe Alterado Javier ng
Batangas, Barangay Tulo, Batangas City. Ayan. Sa lahat ng mga health workers natin dyan sa Barangay Hall, keep safe kayo dyan. Sa ating mga barangay tanod at syempre sa ating mga barangay officials. Sa pangunguna pa rin ng ating barangay captain, of course, Mr. Leandro Ilagan. Yes, good morning, Batangas, sa inyo dyan sa Barangay Tulo, Batangas. Yan. Good morning po sa mga taga Barangay Tulo. Barangay Drop. Barangay Drop. Yan, ha? So, good morning, Batangas. Yan sa ating kabalisong yung pinuntahan namin kahapon. Thank you so much po. Kaila Ma'am Femi Dolor Bautista, ang tourism po ng Bawan, Batangas. At yes, syempre doon din po sa tourism ng Ibaan, Batangas. Mm-hmm. At syempre, kay Bukal Wilson Rivera at ang kanyang may bahay na si Ma'am Gently Rivera. Syempre, di ko rin makakalimutan. Thank you so much and good morning, Batangas, kay Mayora Wenda Dolor at kay Mayor Ryan Dolor, yes, ng Bawan, Batangas. Happy, happy viewing din kina Wenda Del Rio and Irene Merwenya sa patuloy ninyong pag-share nitong ating live video. Maraming, yes, maraming salamat po. Thank you so much. Ganyan din kina Jaira May Gonzalez Balba, kay Jana Eunice Malyari Balba at kay Carlo Lara ng Buo, Tanawan City, Batangas at ng Maria Paz, Tanawan City, Batangas. Suki-suki natin yung maraming, maraming salamat po sa inyo. Thank you so much po sa inyong mga kabalisong, sa inyong pagtutok lagi sa amin. At samahan nyo nga po kami hanggang alas 12 po tayo. That's at right, syempre live nga po tayo, mga kabalisong. Mm-hmm. Paki-like and share po nitong ating live video para po ang ating mga kabalisong saan man sulok ng ating mundo maging updated din po sa nangyayari dito sa atin. Yes, batiin ko lang din ang magandang umaga itong mga nakatutok dyan sa Malitam, Batangas, ayan, Batangas City, sina Malin Villarba Banaag at sa iyong butihing asawa, of course, kay Boss Teddy Banaag ng Triple T. Happy, wow, happy viewing sa inyo dyan, ha? Boss Teddy Banaag at sa iyong asawa, of course, Malin Villarba Banaag. Good morning. At sa inyong mga supling, of course, sa inyong mga anak, na sa inyong mga chikiting na napaka-cute. Siyempre, hindi ko rin kakalimutan. Partner na mabati ang aking mga friendship dyan sa W Construction, kina Bukal Wilson Rivera. Nga, yung mga staff niya dyan, kina Lugoy, kay Balasi, lahat-lahat na yun, kina Mama, yung lahat ang naririyan. Ang dami kasi nila, baka may makalimutan ako. Kaya lahat po na nandyan. At sa staff din nga po ng tourism ng Bawan, Batangas, kina Trip ni Eds, kay Joshua Sama, na Chapaka. Chapaka. Yes. Happy viewing din, ha? Kina Ipe Santiago, good morning. Watching all the way from R. Concepcion Montessori School, Calaca, Batangas. Happy, happy viewing po sa inyo dyan. Kay Jaira May Gonzalez Balba, na present din ngayon. Pakishare po nitong ating live video. Maraming maraming salamat. Ganyan din kay Carlo Lara. Thank you so much. At kay Ate Dulce, yes. Ate Dulce, at syempre sa inyong anak kay Crystal Lara. Good morning, Batangas, sa inyo dyan. Yan. At so, syempre, dahil ngayon nga po ay September 8, 2020, tara na po at ating balikan. Ano nga ba ang nangyari nung unang panahon ngayong araw nito dito sa ating Baliktanaw? Ano nga ba ang nangyari noong panahong una? Alamin dito sa Baliktanaw. 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 So sa ating pong Baliktanaw segment, of course, Chang, ano ba itong makasaysayang pangyayaring ito dito sa ating bansa? Yes, partner, ha? At mga kabalisong, para po sa ating kalaman, ngayon po ang Philippine history ay September 8 noong 1954, the Southeast Asia Treaty Organization was founded in Manila. So ito nga po, ha, noong September 8, 1954, ang walong kasapi sa Timog Silangang Asya ng Treaty Organization or SEATO na pangunahing nilalayon upang hadlangan ang karagdagang pagkalat ng komunismo sa Timog Silangang Asya ay itinatag sa Maynila. Ang SEATO ay kinabibilangan ng mga bansang Pilipinas, the United States, France, Australia, the United Kingdom, New Zealand, Pakistan, and Thailand. Wow! Yan, ha? At syempre, ngayon din nga pong araw na to, nagsaselebrate ng kanilang mga kapanganakan. At noong 1915, N.V.M. Gonzalez, na isang Filipino novelist, short story writer, essayist, and poet, confirmed as a National Artist of the Philippines for Literature in 1997. At syempre, atin ding banggitin itong mga ino-observe natin ng mga ipinagdiriwang or sineselebrate natin ngayong buwan ng September. Yes. Syempre, from September 1 to 30, that is our National Peace Consciousness Month. Oh, yes. Oh, yan, ha?
At September 2 hanggang ngayong araw na to ay pinagdiriwang ang ating Literacy Week. Yes. Oo. At syempre buong buwan naman po ng September hanggang October 5, yan naman po ang National Teachers Month, ang pagpupugay natin sa ating mga bayaning guro. Yan, sa ating mga teachers na ikalawang ina natin lahat, no? At tuwing September 10 naman po, yan, ating ginugunita at pinagdiriwang din po yung World Suicide Prevention Day. Kailangan natin yan, lalo na Awareness Month. Maging aware na tayo lahat. September 21 naman, ito naman yung ating commemoration of the anniversary of the Declaration of Martial Law. Hindi yan makakalimutan ng bawat Pilipino. Yan ha. At syempre, ang third Sunday of September, ang ating International Coastal Cleanup Day. Kaya sama-sama tayo mga kabalisunga, pero hindi ngayong ikatlong linggo lang. Kailangan araw-araw din tayo eh. At syempre, alam niyo naman, dahil syempre, ay tayo nasa COVID pa rin at talagang hindi pa rin po tayo safe, observe social distancing pa rin. Siyempre, every third week naman, Linggo ng Kasuotang Pilipino. So, abangan nyo po next week. Ha? Maghahanda kami para dyan. Oo. Pakikita namin sa inyo. That's para right. Natin, for the whole week ng ating third week, pakikita natin. Maghahanap tayo ng sponsors para dyan. Yes. Okay. At syempre, ang ating fourth Monday, tinatawag nating Family Day. Yan yes. Ha, para sa ating mga pamilya, mga kabalik. So, huwag nyo kalilimutan yan. That's right. At syempre, dahil dyan, batingin ko lang muna ng happy, happy birthday ang pamangkin, of course, ni Papa Jaco Montano. Ayan. Happy birthday to my nephew, Tony Joe Montano, from Picardal of Bawan, La Union. Wow! Bawan, ganda dyan sa La Union. Oo, no? Doon yung may grapes, harvest. Yes, farm. Yes. Grapes farm. Ganda yes. Sarap dyan. Happy, happy birthday again to his nephew, Tony Joe Montano of Picardal, Bawan. Picardal of Bawan, La Union. Yan. Happy, happy Bawang birthday po. Bawang wishing you all the best in life, good health, and more birthdays too. Yes. Yes. At syempre, thank you so much ha kay Sir Carlo Lara. Yes. Blooming daw ako. Ngayon lang ba? Happy, happy viewing sa'yo, Carlo Lara. Next na ako. Nakamambola pa. No? At yan nga po ang ating baliktanaw, mga pangyayari noong unang panahon. Inihatid pa rin sa atin ng Good Morning Batangas. At susunod na po ang ating mga balita para sa araw na to, kaya't ibibigay na po namin sa inyo ang ating balita headlines. Live broadcasting online in Batangas City. Mga maiinit na balita sa loob at labas ng probinsya. Dito sa Good Morning Batangas. Ito ang Good Morning Balita. Good Morning Balita. Hatid ng Balisong Your Home Radio. Mula sa newsroom ng Balisong Your Home Radio, narito na ang mga balita. Good Morning Balita. Makinig, maging alerto, alamin, makipag-balitaan. Good Morning Balita Headlines. Good Morning Balita Headlines. Para sa ating mga mainit na balita at sa ating mga headlines ngayong araw ng Martes, September 8, 2020. Pinas, bibili rin ng bakuna sa US at Australia. Good morning, Balita Headlines. Mga nagpakalat ng fake news sa COVID-19, kinasuhan. Good morning, Balita Headlines. Mahigit na 71 billion pesos na budget ng PhilHealth aprobado na sa Senado. Good morning, Balita Headlines. Roque naka-self quarantine. Good morning, Balita Headlines. Pagpatag ng COVID-19 sa Pinas, nag-umpisa na. Good morning, Balita Headlines. White Sands sa Manila Bay pinagtanggol ng Malacañang. Good morning, Balita Headlines. Sa 5 to 10 barangays sa COVID-19, uunahin sa bakuna ng World Health Organization Solidarity Trial. Good morning, Balita Headlines. At Caso versus PhilHealth executives pinagtibay ng Senado. Good morning, Balita Headlines. 71 billion pesos subsidy ng PhilHealth pasado na. Good morning, Balita Headlines.
Department of Health may negosasyon na rin sa bakuna ng US at Australia. Good morning, Balita Headlines. Globe nakakuha ng permits para sa dagdag na cell sites. Good morning, Balita Headlines. Pemberton pinawalang sala ni Pangulong Duterte. Good morning, Balita Headlines. Rollback uli sa presyo ng petrolyo, yan ang ating alamin maya-maya lamang. Good morning, Balita Headlines. At para naman sa ating Balitang Batangas, Human Resource Management and Development Office ng Pamahalang Lungsod, pinarangalan ng Civil Service Commission. Good morning, Balita Headlines. COVID-19 Contact Tracing Ordinance of Batangas City, inaprubahan. Morning, Balita Headlines. At karawan ng mahal na Birheng Maria ay pinagdiwang. Good morning, Balita Headlines. Isang nakakalungkot na balita, isang barangay sa Calaca, Barangas, isinailalim sa partial lockdown. Good morning, Balita Headlines. Bagong unit ng ambulansya pinagkaloob ng lalawigan sa isang ospital sa Calatagan. Good morning, Balita Headlines. At bilang parehin ng mga recoveries at confirmed cases ng COVID-19 sa Batangas, patuloy na tinututukan. Good morning, Balita Headlines. At para sa ating entertainment news, kaya raw madalas mag-away Mikael at Megan, adik na. Ooh, bakit kaya? Bakit? Good morning, Balita Headlines. Papalain sa ating entertainment news, Ivana Halawi. Alawi, hinamon muna bago pumanaw ng isang sikat na vlogger. Ay, oh. Good morning, Balita Headlines. Mga kablisong, yan ang ating Good Morning Balita Headlines. Aabangan at tutunghayan dito sa Good Morning Balita. Ang bagay ito ay niatid pa rin sa atin ng para tricycle app ng Batangas City. RA Clarin Vision and Hearing Aid Center. Wigmore Air Conditioning and General Services. Laksamana Dental Clinic. At ni Konsehala Eileen Ariola Montalvo of Batangas City. At sa amin pong pagbabalik ang mga detalye ng mga balita dito sa Good Morning Balita. Dito pa rin sa Good Morning Batangas ng Balisong, Balisong Your Home Radio. Confirm ang saya. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Batangas. Ang programang ito ay inihahatid sa atin ng Nitz David Trading and Air Conditioning Services, Gulod, Labac, Batangas City, Laksamana Dental Clinic, Counselor Eileen Ariola Montalvo, Rickmar Air Conditioning and General Services, RA Clarin Vision and Hearing Aid Center, at ng Para Tricycle of Batangas City. Because at Graphic Zone Printing and Advertising Services, we cater all types of advertising materials. From small to large formats, we do it all. Why Graphic Zone Printing and Advertising Services? Because it's a one-stop printing and advertising shop for all your promotions, design, and marketing needs. Visit them now at Hilltop Kumintang Ibaba, Batangas City. You may contact them at 0905-710-1526 and like them on Facebook at Graphic Zone Printing and Advertising Services. This program is being brought to you by R.A. Clarin Vision and Hearing Center. Get your eye checked at R.A. Clarin Vision and Hearing Aid Center na isa sa may complete optical laboratory services sa buong Batangas with computerized eye checkup equipment, eyeglasses and hearing aid parts and accessories, contact lenses, frames and audiogram. R.A. Clarin Vision and Hearing Aid Center is open from Monday to Saturday from 8 a.m. to 5:30 p.m. For inquiries and appointments, you may visit them in front of Novo Department Store, Gilmar Building, Evangelista Street, Batangas City. Contact numbers 0917-624-6690 or 0956-408-0966.
Recently, alam niyo ba na meron kami na-discover na celebrity destinations dito sa Batangas City? We were amazed as sa aming nalaman. Let's watch this! Rodron Cruz, Joe Berry from Onanay, Queen Joko, and Queen Eric. Hello! Sa Laksa Mga Dental Clinic pala sa'yo nagpupunta? Sa Piborgo Street, Batangas City, Puiyan! And not just celebrities, dagsa din ang mga patients na nagpapa-dental procedure dito sa Laksa Mga Dental Clinic. Dahil sa Laksa Mga Dental Clinic, VIP ka! Parang celebrity! Experience a first-class neighborhood and live where everything is near for you. Danburyville Subdivision, located at Paliokan East, Batangas City. With choices to match your lifestyle, Danburyville Subdivision makes sure that homes are carefully crafted to make quality living. Danburyville Subdivision is flood-free, has a sturdy soil foundation, has quick access to downtown with a commercial area located right outside the gates, adequate water supply, organized garbage collection system, and a lot more. That will make your stay truly priceless. Surprise your loved one in a new home. Danburyville Subdivision. Your home, your style. Visit Danburyville Subdivision, Batangas City today at Paliokan East, Batangas City. You may call 0916-755-5344 and visit the official Facebook page at facebook.com/DanburyvilleOfficial. Problema mo ba sa iyong bahay ang anay, ipis, daga, surot, lamok na di mapigilan ang pagdami? Narito na ang sasagot sa iyong problema. TC Aguila Pest Control Services. Walang kawala, walang pagtataguan, walang itinitira. Tepok lahat sila. TC Aguila Pest Control Services. Matatagpuan sa Barangay Alangilan, Batangas City. Pwede niyong tawagan sa 0908-209-9838 at 0945-531-3455. TC Aguila Pest Control Services. Magandang araw! Welcome to Rikmar Air Conditioning and General Services. Sa Rikmar Air Conditioning and General Services, nag-o-offer kami ng aircon cleaning, check-up and repair, free and charging, complete system reprocess, free survey, complete installation, dismantling, and maintenance of air conditioning units. Para sa lahat po ng inyong air conditioning needs, tumawag sa Rikmar Air Conditioning and General Services. Sa call numbers 043-773-8420, 043-702-3554 at 0933-5761-799. Ang amin pong opisina ay matatagpuan sa Andrea Building, Pigone Street, Batangas City. Good morning, Batangas! Good morning, Batangas! Good morning! Good morning! Good morning! Live broadcasting online in Batangas City. Mga maiinit na balita sa loob at labas ng probinsya. Dito sa Good Morning Batangas. Ito ang Good Morning Balita. Good Morning Balita. Good morning, Batangas. At muli po nagbabalik ang Good Morning Batangas sa ating mga detalye ng balita. Pinas bibili rin ng bakuna sa US at Australia. Hindi lang sa China at Russia na ikipag-negosasyon ang pamahalaan ng Pilipinas para sa bakuna ng COVID-19, kundi maging sa pharmaceutical companies sa Australia at Estados Unidos para makabili ang Department of Health sa oras na ganap na ma-develop na ito at maging isang vaccine. Nagsubmitin na rin ang Pilipinas ng Confidential Disclosure Agreement sa US companies sa Moderna na isa sa mga nauuna sa paglikha ng COVID-19 vaccine. Kapag natapos na umano ang lahat ng kasunduan ukol sa confidentiality, ay maaari nang may pagpatuloy ang iba pang mga
pagpupulong ukol sa bakuna. Samantala, hindi naman magsasagawa ng clinical trials ang Pfizer sa Pilipinas dahil sa phase 3 na sila ng trials sa ibang bansa na maaaring matapos na sa buwan ng Oktubre. Ngunit sa uling pakikipagpulong ng DOH sa Pfizer, napag-usapan na umano ang mga kakailanganin sa confidential disclosure agreement at pre-ordering kapag natapos na ito. Tuloy pa rin naman ang negosasyon ng bansa sa Russia pa sa dinidevelop na Sputnik V vaccine kung saan humihingi nga ng klarifikasyon ang Pilipinas sa mga dokumento at resulta ng pagsusuri sa naturang bakuna. Good morning, balita. Good morning, balita. Nagpakalat ng fake news sa COVID-19 kinasuhan. Sinampahan ang kaso ng Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary Eduardo M. Anyo ang taong itinuturong siyang may pakana ng fake news na kumalat sa social media, kung saan kinu-quote na nagpapayo sa mga mag-asawa na mag-practice ng physical distancing matapos silang magtalik. Kinumpirma ni DILG Undersecretary at Spokesperson Jonathan Malaya na matapos na ng Philippine National Police ang investigasyon sa kaso ay natukoy ang isang Gabriel Marvin Cavier, 26 years old na residente ng Cebu City, ang siyang nasa likod nito. Ang mga kasong kriminal umano ay isinampa sa Quezon City Prosecutor's Office noong August 20, 2020 pa matapos na mag-post si Cavier sa Facebook page na One Ride, One Shot na naglalaman ng naturang fake news na nagkaroon ng 11,000 shares, 3,600 reactions at 1,900 comments hanggang sa 1:20 ng hapon noong 11 ng Agosto taong kasalukuyan. Sinabi ni Malaya na nakumpirma ng PNP-CIDG na ang administrator ng naturang page ay si Cavier. Sinabi naman ni Malaya na kinalulungkot nila ngayong panahon pa ng public health emergency ay may mga tao pang nagsasayang ng oras at lakas para magpakalat ng pekeng balita at mga maling impormasyon upang siraan ang mga taong gaya ni Anyo na isa rin COVID-19 survivor at walang pagod na nagtatrabaho upang masolusyunan ang COVID-19 crisis sa ating bansa. Good morning, balita. Good morning, balita. Mahigit na 71 billion pesos na budget ng PhilHealth aprobado na sa Senado. Aprobahan pa rin ng Senado ang mahigit na 71 billion pesos na subsidya para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na ipinabibigay ng Malacanang kahit nabunyag ang mga katiwalian. Ito ang sinabi ni Senate President Vicente Soto III at ang nasabing halaga ay bilang ayuda ng gobyerno sa pagpapagamot at pagpapospital ng lahat ng mga Pilipino base sa utos ng Universal Health Law o UHC. Paliwanag naman ni Soto, ang nasabing halaga ay pangdagdag din umano ng PhilHealth sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Napapaloob umano ito sa panukalang pambansang budget para sa 2021 na binalangkas ng Malacanang. Sinabi pa ng Senate President na nagpulong na tungkol dito sina Budget Secretary Wendell Abisado at Senator Sunny Angara na chairman naman ng Senate Committee on Finance. Sa sinabi umanong pagpupulong ay tiniyak na ipapakiusap ng Pangulo sa Kongreso na huwag galawin ang mahigit na 71 billion pesos na ipinabibigay para sa PhilHealth. Tiwala naman si Soto sa pangasiwa ng bagong PhilHealth President na si Attorney Dante Giran ay mababantayan umano ang paggamit ng pondo ng ahensya bukod pa sa mas maiimbestigahan ang mga pag-abuso sa naturang pondo. Good morning, balita. Good morning, balita. Roque naka-self quarantine. Kinumpirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque na nakahiwalay siya ngayon sa iba pang mga tao matapos madali ng nakamamatay na coronavirus disease o itong COVID-19 ang isa niyang security personnel nung Lunes. Sa ngayon, nananatili pa naman daw na asymptomatic o walang simptomas ng COVID-19 ang tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunpaman, patuloy pa rin naman sila sa pag-iingat. At dahil naka-quarantine, hindi tuloy makakasama ni Roque sa nakatakdang Talk to the Nation address ni Digong Hinggil sa COVID-19 mamayang gabi.
Ilang beses nang tinamaan ng COVID-19 ng ilang miyembro ng Presidential Security Group o PSG at gabinete simula nang pumasok ang nakamamatay na virus mula sa Wuhan, China. Sa kabila nito, hindi pa rin kinakapitan ng pathogen si Duterte ang pinakamatandang naihalal na presidente ng Pilipinas. Una nang sinabi ng World Health Organization at US Centers for Disease Control and Prevention na mas delikadong mag-develop ng malubhang COVID-19 ang mga senior citizens. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Pagbalag ng COVID-19 sa Pinas, nag-umpisa na! Nag-umpisa na umano ang pagpatag ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at kalapit na mga lalawigan sa Calabarzon. Ayon sa isang miyembro ng University of the Philippine Octa Research Team, parehong nasa 0.95 RO na umano ang nakikita sa National Capital Region at Region 4A kung saan senyales ito ng pagpatag na ng kurbada kapag mas mababa na sa 1 RO ang naitatala. Mula 19% ng positivity rate, bumaba na rin ito sa 12% based pa rin sa kanilang obserbasyon. Mararanda na isinilalim sa Modified Enhanced Community Quarantine ang naturang dalawang rehiyon mula sa Agosto 4 hanggang 18 matapos ang pagtaas sa mga kaso ng unang ilagay sa General Community Quarantine ang naturang mga lugar. Ngunit babala naman ni Guido, kahit na naabot na ng pagpatag nito, hindi pa rin nangangahulugan na tapos na ang pandemya. Kailangan pa rin ang mahigpit na pagpatupad at pagsunod ng mga mamayan sa itinakdang minimum health standards na bahagi pa rin ng tinatawag na new normal upang hindi na muling tumaas ang bilang ng mga ito. Tatagal pa umano ng ilang pambuwan bago tuluyang mapababa ng husto ang bilang ng mga nagkakasakit ng COVID-19, kaya kailangan pa rin ng iba yung pagbabantay. Good morning, Balita! Good morning, Balita! White Sands sa Manila Bay, pinagtanggol ng Malacanang. Ipinagtanggol kakapon ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang ginagawang pagpapaganda sa Manila Bay sa pamamagitan ng paglalagay ng white sand. Ayon kay Roque, ang pondo sa proyektong ito ay nakapaloob na sa 2020 national budget o bago pa magkaroon ng COVID-19 pandemic. Inihayag ito ni Roque matapos sabihin ni Vice President Lenny Robredo na insensitive na ipinagpatuloy pa ang proyekto gayong hindi makapagbigay ng pinansyal na tulong ang gobyerno sa maraming mahihirap na pamilya. Ipinaliwanag ni Roque na ang line item budget ay hindi maaaring ilaan sa iba pang proyekto. Good morning, Balita! Good morning, Balita! Sa iba pang mga balita, may git na 400 milyong pesos na white sand sa Manila Bay ipinatigil ng Senado. Sa report naman ni Jaco Montano mula sa Santa Rosa, Laguna, narito ang mga detalye. Yes, good morning, McCoy. Good morning, Angela. Good morning, mga kamalisoy. Good morning, Batangas. Good morning, Balita. 400 milyong pisong white sand sa Manila Bay ipinatigil ng Senado. Iginiit ng mga senador na kanselahin ng Department of Environmental and Natural Resources or DNNR ang halos na 400 milyong pisong halaga ng tinatambak nitong artificial na white sand sa Manila Bay dahil na rin sa banta sa kalusugan ng tao at kalikasan. Ayon kay Binay, ang paglalagay ng dolomite para gawing substitute for white sand nangangahulugan lamang na hindi dumaan sa tamang proseso at pag-aaral ang plano ng Manila Bay Rehabilitation. Aniyaw, wala itong public consultation, walang environmental clearance, hilaw ang environmental impact assessment, environmental impact statement, at malinaw na bara-bara at hindi komprehensibo ang plano. Dagdag pa ni Binay, dapat magkaroon umano ng feasibility study sa naturang proyekto bago ito simulan para malaman kung delikado o hindi sa kalusugan ng tao ang dolomite sand, lalo na kung DNR project mas lalong required ang environmental clearance at scientific studies. Nauna lang sinabi ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang dolomite dust ay naglalaman ng calcium magnesium carbonate na maaaring makairita sa mata at gastrointestinal system ng isang tao. Ayon pa kay Binay, kung may malasakit ang DNR sa kalusugan ng tao, dapat agad nilang itigil ang pagtambak ng dolomite sa dalampasigan ng Manila Bay dahil lalo itong makakadagdag ng polusyon sa karagatan. In the right order of things, bago sana mga palamuti, dapat unahin muna ng DNR
ang pagsasaayos ng water quality ng Manila Bay. Kaysa i-prioritize ayusin ang mga banyo sa Baseco, mas inuna pang pondohan ang puting buhangin galing sa Cebu. Iginingit naman ni Senador Francis Pangilinan na dapat bigyan prioridad ng gobyerno ang pagtugon sa kagutuman at kawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic sa halip na magtambak ng nakakalasod na white sand sa lampasigan ng Manila Bay. Sabi pa ni Pangilinan, pera na, naging bato pa. Ayon sa Senador, hindi katanggap-tanggap na habang nagugutom ang mga kababayan natin, walang hanap buhay ang mga magulang at walang kagamitan ang mga anak para sa online classes, ay nagtapon lang tayo ng pera sa mga proyektong maaaring makasira sa kalikasan at sa ating kalusugan. Naglista pa ang senador na maaaring maitulong ng gobyerno sa tao mula sa 377 milyong pisong pondong ginugol para sa pagtatambak sa dolomite white sand sa Manila Bay. Ang nasabing halagaan niya, maaari nang makabili ng 189,000 sako ng bigas, wifi para sa 55,000 estudyante, 26,000 laptop para sa mga guro at estudyante, 130,000 face mask, 300,000 test kits, 66,000 piso na dagdag na sweldo sa 6,000 nurses at medical technicians para sa isang taon. Makoy at Angela, yan ang ating nakalap na balita sa labas ng impilan at muli po paalaala po natin sa ating mga kababayan. Palagi ang tamang paghuhugas ng kamay, magsuot tayo ng face mask at face shield, panatilihin ang estriktong social distancing at kung walang lalakarin o pupunta ang importanteng bagay, manatili na lang sa ating mga tahanan. Stay at home, ika nga. Pagpatuloy po natin ang pagdarasal ang paghilom ng ating bansa at ang buong mundo. Naway lahat tayo po ay tumalima. Dahil kayang-kaya ang pandemya, basta't may disiplina. Mula dito sa Santa Rosa, Laguna, Jaco Montano nag-uulat sa Good Morning Balita ng Good Morning Batangas, dito pa rin sa Balisong Your Home Radio. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, Jaco Montano. Nagbabalita mula dyan sa Santa Rosa, Laguna. Alam mo, partner, ito, pag-usapan lang natin itong isyong ito ng white sand dito sa Manila Bay. Kasi as of the moment, no, until now, iniisip ko pa rin bakit ang daming mga kongresista, ang daming mga tao ang talagang patuloy na tinutulig sa itong paglalagay ng white sand dito sa ating Manila Bay. Alam mo, para sa akin, ah, sa 400 million pesos, yan yung uunahin. Ako po sa akin din, tutulig sa... Hindi ako pabor dyan, eh. Dahil miss, meron tayong dapat talagang unahin, ha? Sa panahong ito, ang daming nawala ng trabaho. Ngayon, online classes ang ating mga kabataan. Bakit hindi natin ilaan? Sabihin natin na ang sabi ng Malacanang ay napondohan na yan bago pa magkaroon ng pandemya. Nasa sa inyo naman po yung kapangyarihan. Yes, exactly. Pwede natin yang ibigay o ilaan sa ibang proyekto. Tama. At siguro naman dahil sa magandang layuning yan, papaboran yan ang ating mga mambabatas na mailipat dahil mas makararami po ang mas makikinabang dito sa inyong naisip na proyektong yan. Actually kasi ako nakikita ko naman dito, ang dami nga naman kasi mga bagay na dapat unahin. No? Unang-una, yung paglagay natin ng white sand dyan sa Manila Bay ay hindi safe sa mga residenteng nandyan. At the same time, ay yung mga sewage na kailangang ayusin dito sa ating Manila Bay ay kailangan, yun ang unang-unang unahin talaga bago tayo maglagay nitong mga white sand ito. Kasi pag bumagyo, no, dahil syempre, di ba, we're still, ano, hindi pa rin tayo kampante dahil any moment from now, maraming mga dadaan na bagyo sa atin dito sa Pilipinas na talaga naman kailangan nating paghandaan. Itong white sand na ito na inilagay natin dito sa ano, pag yan naagos ng ano ng tubig mula sa Manila Bay, nasa na ang nilagay ninyong 400? Yun, 400 million pesos. Billion ha? Pesos. Billion. Na kung saan mas marami po tayong pwedeng paglagyan eh. Kung diba? Ipaglalaban po ninyo, lalo na sa panahong ito, para sa akin po ah, siguro po mas makabuti nga na talagang ipitigil na muna yan. Although, may maganda kayong nakita na may dudulot yan. Pero sa ngayon, hindi po natin kailangan yan. Hindi natin kailangan ng recreational area ngayon. Ang kailangan natin ay mga centers na kung saan pwedeng gamutin itong mga nagkakasakit ng COVID-19. Pangalawa, itong vaccine unahin natin. Pangatlo, itong mga pangailangan, mga ayuda na dapat sa mga poorest from the poor. Diba? Na mga komunidad, diba? Mga lungsod dito sa atin, sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Yan ang dapat natin unang bigyan ng mga
itong pera na ginagastos natin para dito sana sa Manila Bay. Partner, alam mo, napansin ko sa hinabahaba ng panahon na naari nga tayong dumaan yung malalakas na bagyo dyan. Ang importante po dyan, mapanatili lang po siguro malinis siya. Napakaganda na number po tingnan. Number one. Oo. Yun po ang para sa akin. Ha? Kung yan ay mapapanatili ang kalinisan, hindi na para pagandahin na kung ano pa man. Kung ano man po yung nakita nyo magandang maiidulot para sa atin. Sa ngayon naman po, ang tingnan po natin ay yung mas makararami po ang matutulungan natin para sa 400 million pesos na yan. That's right. At saka saan natin gagamitin yung recreational area na yan? Kung hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natin alam kung kailan matatapos itong COVID na ito, itong pandemic na ito. Wala po nakakasiguro. Lalo na't ang lahat ay apektado at hindi naman tayo pwedeng magdiwaliw, hindi tayo pwedeng mag-social gathering or something. Hindi tayo makakapamasyal. Limitado ang lahat ng bawat kilos ng bawat isa. So, dapat itong pera na ito, itong pinondo na ito, yan, nagawa na natin yan, no? Sabihin na natin na ready na natin for this year, pero dapat mas inisip natin na dapat unahin natin yung pondo. Kaya alam mo, saludo talaga ako sa mga LGUs natin dito sa Batangas, no? Hindi sa pagbubuhat ng bangko, no? Itong mga LGUs natin dito, ang dami natin mga events, mga social gatherings sa dapat ay sineselebrate, di ba? Gaya ng Sugdian Festival, Foundation Anniversary, di ba? At kapistahan ng punong lungsod ng ng lungsod ng Batangas, lahat 'yan kanselado para itulong, para ibigay sa mga taong nangangailangan. Sana ganyan din ang ginagawa ng ating gobyerno. Alam niyo, para sa akin, ano magiging busog yung mata? Ang tiyan naman ng ating mga kababayan, nakalang. Kaya ngayon nabusog nga dahil gusto nyo may magandang mata now. Busog yung mata, pero yung dyan naman ang ating mga kababayan. Alam naman po natin na talaga sa panahon ito, ang dami pong naapektuhan. At ang dami po talaga, libo-libo na, siguro naman po hindi tayo bulag. O baka naman nagbubulag-bulagan lang. Tama. Sa ilang libo na o sa bilang ng kaso ng ating COVID-19, yan na lang po ang ating pagbasihan. At yung mga bilang na nawala ng trabaho, at yung bilang ng ating mga kabataan na nagpipilit na kahit papano ay masunod o makapasok dito sa ating online classes, di ba? Para sa akin, okay lang po na ipatigil muna yan. Ako, para sa akin, maisip ito. Sana pag-aralan din ng gobyerno. I-consider nyo din po sana itong ating mga suggestions na ito. Na sa ganun, ay mailagay po natin sa tama itong mga pondong ito na ang lahat po ng ating mga mamayan dito, of course, sa ating bansa, ay makinabang din. Diba? Magamit natin sa maayos. Yung mas kailangan siguro talaga. Siguro nga, yung sinasabi ng Malacanang, kaya kanilang ipinagtanggol ay hindi pa man itong pandemya na to ay na-budget nun na po yan. Okay po, naiintindihan po natin yan. Ha? Pero sa panahong ito, kayo po, nasa inyo po yung kapangyarihan na baka naman po pwedeng magawa nyo ng paraan na mailipat sa ibang budget na kung saan mas marami po yung makikinabang. That's right. Ayan. So yan nga po ang aming issue na talaga napaghuntaan din sa Good Morning Batangas. Talaga namang napakainit po ng issue yan at lahat po ay nakatutok ngayon dyan. Kaya naman kami po ay hindi namin maiwasan sa aming mga sarili na makapagbigay din po ng aming sariling question at opinion patungkol sa issue na ito. Yan. At yan nga po ang ating balita mula dyan sa Manila Bay na inatid pa rin sa atin ni Jaco Montano mula dyan sa Santa Rosa, Laguna. Maraming salamat sa iyo. At syempre, of course, para sa iba pa natin mga balita sa ating pagpapatuloy, eto na. Top 5 to 10 barangay sa COVID-19 uunahin sa bakuna ng World Health Organization Solidarity Trial. Inihayag nga kahapon ni Presidential Spokesperson Harry Roque na uunahin sa mga tatanggap ng bakuna sa ilalim ng World Health Organization Solidarity Trial ang nasa mula sa 5 hanggang 10 barangay na may pinakamataas na kaso ng COVID-19. Ang pagbibigay ng prioridad sa top 5 hanggang top 10 na barangay ay inaprubahan base sa rekomendasyon ng Sub-Technical Working Group for Vaccine Development. Idinagdag din ni Roque na ang datos tungkol sa 5 hanggang 10 barangay ay manggagaling sa Department of Health Epidemiology Bureau and Trial Sites ay sa barangay level at ang census naman sa bawat household ay kukunin din sa barangay para makilala ang mga residente. Hindi naman isasama ang mga transient residents sa gagawing trial hanggat hindi makapagpapakita ng katibayan na mamamalagi sila sa lugar sa mga susunod na 2 taon.
Good morning, balita. Good morning, balita. At sa iba pa natin mga balita, Caso versus PhilHealth Executives pinagtibay ng Senado. Pinagtibay na ng Senado ang rekomendasyon ng Committee of the Whole na paghahain ng mga kaso laban kay Health Secretary Francisco Duque III, dating PhilHealth Chief Ricardo Morales at iba pang mga opisyal ng ahensya. Sa Committee Report 107 na ang inadapt sa planaryo bukod kay Duque at Morales. Inirekomenda rin ang paghahain ng kasong kriminal at administratibo dahil sa malversation of public funds at graft and corrupt practices act sa iba pang PhilHealth executives. Karamihan sa amendments na ginawa sa committee report ay rekomendasyon para masiguro na matitigil na ang corrupt activities sa PhilHealth. Kabilang sa rekomendasyon ay agad na mag-report ng accurate, truthful, realistic database analysis at aktwal na buhay na itatagal ng PhilHealth para mabigyan ng alokasyon ng gobyerno ang kinakailangan. Good morning, balita. Good morning, balita. Mahigit na 71 billion pesos subsidy ng PhilHealth pasado na. Kahit nabunyag mga katiwalian, aprobahan pa rin ng Senado ang mahigit na 71 billion pesos na subsidiya para sa PhilHealth at ipinagbibigay alam nga ito sa Malacañang. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, ang nasabing halaga ay bilang pa rin ang ayuda ng gobyerno sa pagpapagamot at pagpapahospital ng lahat ng mga Pilipino base sa utos ng Universal Health Law. Paliwanag pa ni Soto na ang nasabing halaga ay pandagdag din umano ng PhilHealth sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Nakapaloob umano ito sa panukalang pambansang budget para sa 2021 na binalangkas naman ng Malacañang. Ang nasabing halaga ay madaragdagan sa nakakalap na PhilHealth na contribution ng mga miyembro at mula rin sa mga kita ng mga investment nito. Good morning, balita. Good morning, balita. Department of Health may negosasyon na rin sa bakuna ng US at Australia. Bukod sa China at Russia, nakikipagnegosasyon na rin ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga pharmaceutical companies sa Australia at Estados Unidos para makabili ang Department of Health or DOH sa oras na ganap na ma-develop na ang mga ito. Nagsumiti na rin ang Pilipinas ng Confidential Disclosure Agreement sa US company na Moderna na isa sa nangunguna sa paglikha ng COVID-19 vaccine. Kapag natapos na umano ang lahat ng kasunduan ukol sa confidentiality, ay maaari ring may pagpatuloy ang iba pang mga pagpupulong ukol sa bakuna. Tuloy pa rin naman ang negosasyon ng bansa sa Russia para sa dinidevelop na Sputnik V vaccine kung saan humihingi na ng klarifikasyon ng Pilipinas sa mga dokumento at resulta ng pagsusuri sa naturang bakuna. Good morning, balita. Good morning, balita. Globe Telecom nakakuha ng permit para sa dagdag na cell sites. Mapagsimula na nga ang Globe na magtayo ng mga kalagdagang cell sites. Makaraang makakuha ito ng 26 permits mula sa local government units sa ilang bahagi ng Northern at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon pa rin sa Globe Telecom, binigyan na sila ng permit para magtayo ng cell sites sa Santo Domingo, Agoo at Bigan sa Ilocos Sur, gayon din sa Santo Tomas at Batangas City sa Batangas. Sa Visayas, ang Globe Telecom ay pinayagan na rin magtayo ng cell towers sa Toledo City, Cebu, habang ang network rollouts ay agad na sisimulan sa Butuan City at Agusan del Norte, Pagadian City sa Zamboanga del Sur at Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental na Pawang sa Mindanao. Bukod sa permit, nagpasalamat din ang Globe Telecom sa mga ulat na inalis ng 25 LGUs ang pangailangan pa sa sangguniang bayan resolution upang payagan ang telcos na palawakin ang kanilang network sa kanilang mga lugar. Ang sangguniang bayan resolution ay kabilang na rin sa dating ipinag-utos ng 29 permits na kailangan ng telcos para makapagtayo ng isa cell sites. Good morning, balita. Good morning, balita. At isa nakakalungkot na balita, Pemberton pinawalang sala ni Pangulong Duterte.
Tuluyan ang pinawalang sala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang kontrobersyal na sundalong Amerikano kahit napatunayang pinaslang ang transgendered Filipina na si Jennifer Laude noong October 2014 ayon sa Department of Foreign Affairs noong Lunes. Inilabas ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang naturang anunsyo kahit sinabi na ng Bureau of Corrections or BUCOR na hindi nila ipoproseso ang paglaya ni dating U.S. Marine na si Joseph Scott Pemberton hanggat merong motion na kanyang nakatakdang paglaya. Miyerkules kasi nang una mapabalita ng isang korte sa Olongapo na basihan sa kanyang maagang paglaya ang Good Conduct Time Allowance o GCTA na nagpapaiksi sa mga sintensya ng mga inmate na nagpapakita ng mabuting asal sa loob ng kulungan. Giit ni Locsin, caring matters show over what constitutes time served and since where he was detained was not in the prisoner's control and to do justice, the president has granted an absolute pardon to Pemberton. Ang balitang iyan ay kinumpirma na rin ni Presidential Spokesperson Harry Roque at sinabi ni Roque na kinumpirma ni Pangulong Duterte na ipinawalang sala na si Pemberton. Dahil dyan, pwedeng-pwede na lang umuwi ng Estados Unidos si Pemberton dahil sa aksyon ng presidente. Good morning, balita! Good morning, balita! Rollback naman uli sa presyo ng petrolyo. Magpapatupad nga po ng big time rollback sa presyo ng kanilang produktong petrolyo ang mga kumpanya simula ngayong araw, September 8. Kabilang nga sa nag-anunsyo ng rollback ang Chevron Philippines, Petron Flying V Pilipinas Shell. Simula alas 12:01 ng umaga ngayon, ipinatupad nga ang 0.30 centimos bawas presyo sa kada litro ng gasolina at 0.45 naman sa diesel at 0.55 naman para sa Chevron Philippines, habang ang iba pang kumpanya ay sisimula naman kaninang alas 6 ng umaga. Ang mga independent oil firms ng PTT Philippine Sea Oil, Petrogas, Unioil, Total Philippines at Eastern Petroleum naman ay gayon din ang oras ng pagpapairal ng bawas presyo sa kanilang gasolina na 0.30 kada litro at diesel na 0.45 kada litro. Bunso dito sa pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa ang galawan sa pandaigdigang merkado. Good morning, balita! Good morning, balita! At yan nga po ang mga balita sa ating bansa na nakakalap natin online dito sa Good Morning Batangas. Ito ang Good Morning Balita at dako naman tayo ngayon sa ating trivia of the day. Yes! Dagdag kaalaman, ihahatid sa atin ng Trivia of the Day. Trivia of the Day. Trivia of the Day. Trivia of the Day. Yes, para sa ating trivia of the day, syempre mga dagdag kaalaman naman, kakaibang discoveries, mga impormasyon, at iba pa, ito ang ating trivia of the day. Yes, yan o. So mga kabalisong, mm-hmm, kami po ay may mga baon na naman ngayong araw na to. Ano mga baon mo ngayon? Mga discoveries natin. Aside sa sabon na gluta, ano yung baon mo ngayon? Eto na, partner. Gana, syempre, ang baon ko syempre yung sobrang-sobrang pag-iingat at pagmamahal sa lahat. Wow! Gusto ko yun. May hugot. Ako naman, baon-baon ko ang kugapuhan na ito na handog ko para sa lahat. Okay? Ako naman eh, simple lang, walk up like this. So, eto na mga kabalisong, meron naman tayong mga kakaibang discoveries ngayong araw na to. Yes. At syempre, partner, did you know that the brand Nokia is named after a place in southern Finland? Wow! Oo. Talaga? Kaya pansin mo noong mga una yung Nokia, pagka hindi galing Finland, sabi nila ay hindi daw original. Local. Oo. Hindi daw legit, no? Oo. Kasi nagkaroon ako ng Finland version. China. Hindi, Finland talaga siya, Finland, no? Yun talagang sobrang bigat na 3310 na phone. Yun yung na yun ay sambot ko pa sa aking pinsan na from another pinsan. Oh. Na sobrang bigat na yun talaga from Finland. Makikita mo talaga dun sa mismong serial niya tapos dun sa kanyang battery. Finland yun ang ano nila kasi dun nga talaga yun. Kaya lang alam mo,
Kahit yun ay wala ng keypad, dinako pa rin sa akin yun. O, pinag-interesan. Siyempre nung panahon yun, napakalaga magkaroon ka ng isang cellphone. Oh, no. Diga? Imagine, no? O, ito naman. Ito yung baon ko. Did you know that Monopoly is the most played board game in the world? Talaga? But I don't know how to play that one. Okay, maglaro tayo niyan. Di ko alam yun. Paano ba yun? Monopoly na yan. Pag-aralan natin mamaya, partner. Ito naman. Did you know that 96% of candles sold are purchased by women? Wow! Talaga? So, ibig sabihin, 4% lang na mga kalalakihan na bumibili. Oh, kasi ako nung bata ako, bibira naman ako utusan para bumili ng kandila. Hindi, at saka kalimitan naman talaga ngayon, more ano, mga kababaihan na ano, gumagamit ng kandila. Hindi naman sa gumagamit. Parang mas gusto nila, or sila yung... Lalo na pag nasa department store. Medyo naguluhan ako. Oo. Kandila ba saan ito? Kandila ba sa simbahan or sa ano? Yun sa ano? Sa mga altar. Diga? Sa altar? Oo. Okay. Dahil kalimitan, diga, pagka napunta tayo ng simbahan, punta tayo dun sa ano nila ng kapok na kandila or sila. Kalamihan talaga, napapansin ko rin. Babae. Bihira lang yung mga ako lalaki. Kasi gumagamit ako niyan at wish ako talaga. May mga prayer, yung kanilang yan. Mga pag-alala. Mapapansin mo, di ba? Yung pag-asal. Yan, pansinin mo yan. Okay. Did you know that if you filled a matchbox with gold, it could be a platen into a sheet of size of a tennis court? Talaga? Wow, ah. Ito naman. Did you know that a cat's urine glows under a backlight, partner? Ano yun? Yung ihi ng pusa. Ah, yan. Okay. O, ito naman. Oo. Did you know that the cats have peripheral vision of 285 degrees? Tindi ng mata nila, no? Pero ang gaganda ng mata nila. Pwede mo naman yung mata nila. Ito naman. Did you know that domestic cats dislike citrus scent? Ayaw nila ng amoy ng mga ano. Alam ko na ngayon. Try ko pala mamaya yan. Oy, grabe ka. Oy, marami ka pala pusa sa bahay. Ayaw niya. Ayaw niya ng, ano, ng amoy citrus. Ng mga citrus eh. Did you know that the cats can jump up to 7 times their tail length? Talaga? Oo. So kung gano'ng kahaba yung kanilang buntot, 7 times na kaya nilang talunin. Yes. Okay, oo naman. At eto, did you know that China manufactures 74% of the world's toys? Yan nga, mismo sa China nang gagaling yung mga toys na yan. Ayan. Okay. So ito naman. Did you know that the Great Wall of China is approximately 6,430 kilometers long, 3,995 miles. Wow. Yan ang gustong-gusto ko rin sana nga marating ang Great Wall of China. Pero sa ngayon, di na muna. Actually, picture ko din, na lang muna titingnan. Hindi ko rin makarating dyan. Sa ngayon, yan na muna. Picture naman muna ako mga ngarap. Okay. Did you know, partner, that the paper originated from China? Ayaw naman. Iniwala ko dyan. Mga Chinese talaga ang unang-unang nagpa... Sa papel. Yes, ang papel. Oo. Gamit ang... Ang mga kahoy. Kahoy. Yes, galing kahoy sa puno. Oo. Oh, yeah. Oh, ito naman. Did you know that the wheelbarrow is invented in... In China pa rin. O, di ba? China pa rin pala yung wheelbarrow. Oh, wheelbarrow. Sa atin naman, ang tawag dyan ay... Kariton. Karitela. Kartela, yan. Karitela. Yan. So, did you know, partner, that tree hangings is forbidden in China? Tree hangings forbidden in China? Oo. Sa China. Bawal. Kasi ang puno sa kanila ay sinasamba. Oo. Yan, oh, kita mo. Talagang kailangan mahalin, yakapin. Tama. Yan. Okay. So, mga dagdag ka naman, kakaibang discoveries, mga impormasyon, at iba pa, yan po ang ating trivia of the day. Pero siyempre, bago tayo mag-commercial break, bautiin lang natin magandang-magandang umaga ang lahat ng mga patuloy na nakatutok pa rin sa atin ngayong umaga. Yes. Yes, especially to Mommy Christy Delgado. Happy, happy viewing po, Tita yes, Christy. Yes, Mommy. Lapit natin ang birthday niya na. I miss you. Oh, advance happy birthday. Ganun din kay Carlo Lara. Ayan, mahusay na tandem ng VJ. Si host kay VJ Angela at VJ Makoy. Maraming maraming wow, salamat po sa malinaw na balita. Thank you so much po ha. Kay Rolando Perez Jr., happy happy viewing din sa'yo. Kay Michael Galang, kay Papa Jaco, thank you so much. Yes. Kay Sally Casa, happy happy viewing.
Siyempre, batiin na rin natin, partner, sina Consejera Feli Cortez Manalo, mm-hmm. ang friendship ko na si Edith Melendez, Venus Antono, bestie, Rhea Castillo, and Aaron. Keep safe kayo dyan na nasa sa Las Vegas. Mark na Daniel Villamor at ang trip ni Edge No. 1 Batangas, Rayly Navante, Ronel Porcino, yes. si Doc Enrique Orense at ang aking BFF na si Remy Jesmos. At syempre, Ate Donna Wallace Butalid, Lizelle Macalinaw at syempre, ang aking classmate, batchmate na si Irish Sharon Celos, ang anak ni Kapitana Miriam Katapang. Mm-hmm. Yan. Belated happy birthday po, Pangulong Miriam Katapang. Yes, ng Tinggala Bac. Happy, happy viewing po sa inyo. Good morning, Batangas. Yes. Siyempre, magbabalik po ang Good Morning Balita dito pa rin sa Good Morning Batangas ng Balisong Air Home Radio. Confirm ang saya. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Good morning. Good morning, good morning, good morning, Batangas. Ang programang ito ay inihahatid sa atin ng Nix David Trading and Air Conditioning Services, Gulod, Labac, Batangas City, Laksamana Dental Clinic, Counselor Aileen Ariola Montalbo, Rickmar Air Conditioning and General Services, RA Clarine Vision and Hearing Aid Center, at ng Para Tricycle of Batangas City. Come and let's celebrate beauty and intelligence as Balisong, your home radio, presents Binibining Batangas Quarantine 2020, the first biggest online beauty pageant in Batangas. Binibining Batangas Quarantine, kagandahang taglay. A culmination of beauty, intelligence, passion, and love. 34 of the most beautiful ladies in the province of Batangas will raise their flags. Come and be a part of Binibining Batangas Quarantine 2020. Batangas Quarantine. Happening this October at Balisong, your home radio. The first biggest online beauty pageant in Batangas. Binibining Batangas Quarantine 2020. Because at Graphic Zone Printing and Advertising Services, we cater all types of advertising materials. From small to large formats, we do it all. Why Graphic Zone Printing and Advertising Services? Because it's a one-stop printing and advertising shop for all your promotions, design, and marketing needs. Visit them now at Hilltop Kumintang Ibaba, Batangas City. You may contact them at 0905-710-1526 and like them on Facebook at Graphic Zone Printing and Advertising Services. Magandang araw! Welcome to Rickmar Air Conditioning and General Services. Sa Rickmar Air Conditioning and General Services, nag-o-offer kami ng aircon cleaning, check-up and repair, free and charging, complete system reprocess, free survey, complete installation, dismantling, and maintenance of air conditioning units. Para sa lahat po ng inyong air conditioning needs, tumawag sa Rickmar Air Conditioning and General Services. Sa call numbers 043-773-8420, 043-702-3554 at 0933-5761-799. Ang amin pong opisina ay matatagpuan sa Andrea Building, Pigone Street, Batangas City. Problema mo ba sa iyong bahay ang anay, ipis, daga, surot, lamok na di mapigilan ang pagdami? Narito na ang sasagot sa iyong problema. TC Aguila Pest Control Services. Walang kawala, walang pagtataguan, walang itinitira. Tepok lahat sila.
DC Aguila Pest Control Services. Matatagpuan sa Barangay Alangilan, Batangas City. Pwede niyong tawagan sa 0908-209-9838 at 0945-531-3455. DC Aguila Pest Control Services. ALS Innovative Technologies Incorporated is RMA Pro Lights and Sounds with a complete line of features, the latest and the state-of-the-art equipment with innovative concepts, creative design, and flawless execution. Definitely, all you need is RMA. For all of your event needs, there is RMA. Visit RMA Warehouse at Salabandos, Ibaan, Batangas, or call 0939-937-4332 or 0905-834-9888. RMA Pro Lights and Sounds. Good morning, Batangas. Bye.
Koronang tinig. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Batangas. Ulat Panahon. Ulat Panahon. Ito naman po ang ating Ulat Panahon para sa araw na ito. Sa ngayon po, wala pa naman tayong binabantayan na monitor na bagyo o LPA sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility na nakaka-apekto po dito sa ating bansa ay isang Intertropical Convergence Zone o ITZZ na nakaka-apekto po sa Mindanao. At ang ITZZ pong ito ay yung pagsalubong po ng hangin mula sa northeast at yung hangin mula po sa southeast. Para naman sa Luzon, sa magiging lagay ng ating panahon ay makararanas po tayo ng maganda at maliwala sa panahon kung saan bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan at asahan pa rin po natin ang medyo maalinsangan at mainit na panahon lalong-lalo sa bandang tanghali. Pero asahan pa rin po ang pagbugso ng pag-ulan, dulot pa rin po ng isolated rain showers, dulot pa rin ng thunderstorm. Agwat naman po ng ating temperatura para sa buong Luzon. Ang Metro Manila po ay makararamdam simula sa 26 hanggang to 33 degrees Celsius sa temperatura ngayong maghapon. Ang Baguio City po ay kasalukuan ngayon nasa 17 to 26 degrees Celsius. Pakita natin ito. Ayan. So ang Baguio City nga po ay kasalukuan ngayon nasa 17 to 26 degrees Celsius. Ang Lawag City po ay kasalukuan ngayon nakataas sa 32 degrees Celsius. Ang Tugigaraw City po ay kasalukuan namang nasa 24 to 34 degrees Celsius. Ang Legazpi City ay kasalukuan po ngayon nasa Bicol Region ay sa 26 to 33 degrees Celsius po. At syempre ang Palawan sa Puerto Princesa naman ay kasalukuyang nasa 26 to 33 degrees Celsius ang maramdamang temperatura para dyan. Sa Visayas at sa buong Mindanao naman, dahil sa epekto pa rin po nitong ITZZ, ang Western Visayas at ang buong Mindanao ay makararanas pa rin ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkitlat at pagkulog. Sa mga nalalabing bahagi po ng Visayas ay magiging fair weather po tayo kung saan bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin, ngunit asahan naman na may pag-ulan pa rin sa mga bahaging yan, dulot pa rin ng isolated rain showers at thunderstorm. Ang maximum temperature po na ini-expect po natin para sa araw na ito sa mga lugar na kagaya nga po ng Cebu. Ang Cebu po ngayon ay kasalukuyang nakataas sa 26 hanggang to 32 degrees Celsius na temperatura ngayong maghapon. Ang Iloilo naman ay kasalukuyang ngayong makaramdam ng 25 hanggang to 32 degrees Celsius sa temperatura ngayong maghapon. At sa buong Tacloban City naman ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga City po ay kasalukuyan po ngayong nasa 23 to 33 degrees Celsius. At ang Cagayan de Oro City po ay kasalukuyan ngayong nasa 24 to 32 degrees Celsius. At sa Davao City naman po ay kasalukuyan ngayong nakataas sa 25 to 31 degrees Celsius. Para naman sa ating 3-day extended weather outlook, asahan natin na sa araw po ng Miyerkules, Huwebes at Biyernes, fair weather po tayo at patuloy tayong makararanas na maganda at maliwalas sa panahon sa buong Metro Manila, maliban na lang po sa mga bigla ang buhos ng ulan dahil pa rin sa thunderstorm. Ang maximum temperature po natin simula sa 32 to 33 degrees Celsius. Sumigat po ang haring araw, dakong 5:45 po na madaling araw kanina at asahan na lulubog naman po ito mamayang hapon pagsapit ng 6:03 ng hapon. At yan po muna ang ating weather update mula dito sa ating himpilan, of course, by Songer Home Radio. Para naman sa iba pang mga detalye, maaari kayong mag-log on sa www.bagong.pagasa.dost.gov.ph/weather. Iba ang laging handa, magsiguro at laging tumutok dito pa rin sa Bayo Songer Home Radio para sa ating mga confirmed na balita. Ako po si Makoy at ito ang ating Ulat Panahon. Ulat Panahon. Kalusugan ay kayamanan, kaya huwag pahuhuli sa mga balitang pangkalusugan. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas.
Yes, good morning Batangas. Samahan niyo po ako sa isa na namang napakahalagang edisyon ng ating balitang pangkalusugan. Ako po ang inyong Chang Angela at ngayon nga po pag-uusapan natin ang ating pangkalusugan tungkol sa kung paano natin dapat iwasan or ano yung mga bagay na dapat nating iwasan pagkakatapos nating kumain. Yan ha, isa yan sa problema natin eh, mga kabalisong. Kaya dapat alamin natin, samahan niyo po ako. Unang-una po, huwag magsigarilyo muna pagkakatapos kumain ha, mga kabalisong, bagamat isa yan sa inyong mga nagiging gawi. Pagkakatapos kumain, kailangan ika nga yung Yossi break nyo naman. So ayon po kasi sa isang pag-aaral, ang pagsisigarilyo ng isang stick pagkatapos mismo ninyong kumain ay katumbas po yan ang pagsisigarilyo ng 10 stick, kaya mas mataas ang chance ang magkaroon ng sakit na cancer. Palipasin nyo naman ng konting oras. Yan ha? At huwag ka agad kumain ng prutas pagkatapos kumain at ito ay nakakakabag. Dahil ito ang kumain ng isang prutas hanggang isa hanggang dalawang oras pagkatapos po ng ating kumain, yan dapat po ang kailangan mapagitan. Or, bago kayo kumain, isang oras bago kumain, kung mayroon kayong gustong kainin na prutas. At ito ang ikatlo, huwag uminom ng tea. Ang tea ay may mataas na acid content at nagpapatigas po ng protein ng ating kinain. Dahilan upang mahirap itong tunawin. So huwag ka agad-agad kung gusto niyo man po. Ang iba talaga naniniwala na kapag nagtsa ay nahihirapang matunawan. Dahil ramdam naman natin sa ating mga sarili pagkakatapos natin kumain na hirap or hiyang parang kabag yung ating tiyan, agad-agad iinom tayo ng tsa. Hindi po tama. Palipasin muna po natin ng ilang minuto muna, pahingahin muna po natin ang ating mga bituka. At ika-apat, huwag luwag ang sintron. So kapag ka po luwag ang sintron, pagkatapos kumain ay maaari maging sanhi na napag-twist ang ating bituka. So yun nga po, kung tayo ay kumakain na mahigpit yung ating sintron, ay huwag pong kagad-agad, kaya nyo lang bubuksan dahil talagang hirap na hirap kayong huminga dahil makakasama rin po ito dahil ipit na ipit yung ating bituka tapos biglang luluwagan natin. So wag po yan pagkakatapos natin kumain. Or dapat po bago tayo kumain, luwagan na kaagad natin yung ating sintron. Ang ikalima, huwag pong lakad ng lakad pagkakatapos kumain ha. Ang paglalakad pagkatapos kumain ay nagpapahirap din po sa ating digestive system para i-absorb ang mga nutrients para sa pagkain na ating mga kinain. At ang ika-anim, ang paliligo. Huwag maliligo at ito pagkatapos kumain ha, yung agad-agad ay diretso na agad tayo sa ating paliguan. Ito ay magpapalakas ng daloy ng ating dugo sa kamay, sa liig at sa katawan. Pero nagpapababa naman ang daloy ng dugo sa ating tiyan na nagpapahina nga po ng ating digestive system. Yan ha, kung busog na busog, lalo na pag busog na busog, iwasan po natin yan. At ang ikapito mga kabalisong, huwag ka agad matutulog dahil hindi natutunaw ng mabuti pa ang ating kinain kapag tayo ay natulog kaagad pagkatapos na pagkatapos nating kumain. Ito ay magiging sanhi ng gastric at infections sa ating mga bituka. So yan ha, kung ika nga tayo talagang hindi maiiwasan nating mga kabalisong talaga dahil yan ang pinakamasarap talaga eh, nagawin ang kumain at mabusog. Talagang walang papantay dyan. So yan po yung ating mga naibahagi sa inyo na mga hanggat maaari ay iwasan po natin pagkakatapos nating kumain para matunaw ng mas maayos at mas mabilis yung ating mga kinain. Lagi may pagitan pong oras. So, yan po ang ating payong pangkalusugan. Hatid po sa inyo na Good Morning Batangas. Dito pa rin sa Balisong Your Home Radio. At susunod na ang ating Balitang Batangas at ang ating entertainment news sa aming pagbabalik. Good Morning Batangas. Good Morning Batangas. Good Morning. Good Morning. Good morning. Good morning, Batangas.
Ang programang ito ay inihahatid sa atin ng Nitz David Trading and Air Conditioning Services, Gulod, Labac, Batangas City, Laksamana Dental Clinic, Counselor Eileen Ariola Montalbo, Rickmar Air Conditioning and General Services, R.A. Clarine Vision and Hearing Aid Center, at ng Paratricycle of Batangas City. Good morning, Batangas! Good morning, Batangas! Good morning, good morning, good morning! Good morning, Batangas! Ang mga kaganapan sa ating lalawigan atin ang papasadahan sa Balitang Batangas. Balitang Batangas. Balitang Batangas. Balitang Batangas. Para naman sa mga maiit na balita mula dito sa Batangas, Human Resource Management and Development Office ng Pamahalaang Lungsod pinarangalan ng Civil Service Commission. Ginawaran nga ng Bronze Prime HRM Enhanced Program to Institutional Meritocracy and Excellence in Human Resource Management ng Civil Service Commission o CSC ang Human Resources Management and Development Office ng HRMDO ng Pamahalaang Lungsod ng Batangas pamagitan ng Virtual Recognition Rights noong September 4. Ang nasabing parangal ay ipinagkaloob dahil sa mahusay na pagsunod at pagpapatupad ng Batangas City Government sa apat na HRM core system na kinabibilangan ng recruitment, selection and placement, performance, management, learning and development at rewards and recognitions. Makukunin tayo nakapasa sa regional level ang accreditation ng Batangas City HRMDO kung saan ito ay ginawa ng Certificate of Recognition ng CSC Region 4A noong December 2019. Ito ang nagbigay ng pagkakataon sa Batangas City na mag-qualify sa national level awarding ng CSC at ilan sa binigyang puntos ng CSC ay ang mga pinapatupad na guidelines ng HRMDO para sa recruitment at promotions ng mga empleyado tulad ng background investigation, examination, panel interview ng Personnel Selection Board o PSB at iba pa. Mayroon din ang HRMDO ng approved merit and promotions and selections plan, equal employment opportunities kagaya ng pag-iempleyo sa mga may kapansanan at regular orientation para sa mga empleyado. Sa performance management, mayroon silang monitoring tool para sa performance ng mga empleyado at individual development plan para sa long and short-term goal ng mga ito. Dito ay nakikita ng nabanggit na tanggapan kung saang area mahina ang performance ng isang kwawani kung saan nagbibigay sila ng interventions. Ipinatutupad din ng HRMDO ang iba't ibang orientation workshops, internal at external trainings upang higit na maitaas ang antas ng kakayahan ng mga kawani sa hangaring makapagbigay ng ibayong serbisyo sa publiko. Nagbigay din ng recognitions and awards ang city government sa mga natatanging empleyado at mga retirees na nagbigay ng mahusay na serbisyo. COVID-19 Contact Tracing Ordinance of Batangas City inaprubahan na. Inaprubahan na ng Sangguniang Panglungsod ng Batangas kamakailan ng COVID-19 Contact Tracing Ordinance of Batangas City na naglalayong higit na palakasin ang kampanya ng gobyerno laban sa pagkalat ng COVID-19. Ang ordinansa ay hango sa Republic Act No. 11332 na tinatagubilinan ang lahat ng close contact suspects, probable at may kumpirmadong kaso ng COVID-19 na maging transparent sa kanilang kalagayan para sa epektibong contact tracing. Ang contact tracing ay isang health intervention kung saan hinahanap ang mga taong naka-close contact ng isang laboratory confirmed o probable infected person. Binibigyan din ang nasabing ordinansa ng karapatan ng city government na magsagawa ng aggressive contact tracing at istriktong pagpapatupad ng public health protocols habang may pandemya. Ito ay pinatutupad ng lokal na pamahalaan sa lahat ng mamamayan at mga pansamantalang naninirahan o tumitigil sa lungsod ng Batangas. Ilan sa pinagbabawal ng ordinansa ay ang pagsisinungaling sa mga hinihinging impormasyon para sa contact tracing, pagtanggi sa mga suwestyo ng health officials kagaya ng testing, pamimeke ng COVID-19 test results,
violation ng 14-day quarantine protocols, bogus contact tracing na hindi kinikilala ng Department of Health, at improper disposal at documentation ng COVID-19 test at iba pang impormasyon ng pasyente. Ang sino mang lalabag sa ordinansya ay maaaring magmulta ng 5,000 piso o pagkakulong ng isang buwan, depende sa kasong isasampa sa kanya ng korte. Balitang Batangas. Sa iba pang mga balitang Batangas, kaarawan ng Mahal na Birheng Maria ipinagdiwang. Bilang ng pagdiriwang sa kaarawan ng Mahal na Birheng Maria na ginugunita ng Simbahang Katolika tuwing 8 ng Setyembre, nagsagawa ng Marian Procession ang San Pascual Bailon Parish kasama ang 15 titles ni Maria Mary nitong linggo, September 6, 2020. Ito ang unang pagkakataon na magdadaos ng naturang nga gawain sa pamumuno ng San Pascual Bailon Parish. Ito ay ang pagsasama-sama ng iba't ibang imahen ng Mahal na Birhen. Ang prosesyon ay nilibot sa poblasyon ng bayan ng San Pascual, kabilang sa mga imahen ng Birheng Maria na ipinrosesyon ay ang Our Mother of Perpetual Health, Our Mother of Mount Carmel, Mary Mediatrix of All Grace, Our Lady of Father Fatima, Our Lady of the Miraculous Medal, Our Lady of the Most Holy Rosary, Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, La Costurera Maria Mater Purísima, Saint Mary Lady of Grace, Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Lourdes, Nuestra Señora de las Flores, Our Lady of Sorrows, Our Lady of Kaisasay, La Imaculada Concepcion de Batangan ng Batangas City. Nagpaabot ng pasalamat si San Pascual Bailon Parish Priest Revenal Father Mateo L. Orario kasama si Parish Pastoral Council Coordinator Brother Sergel I. Dakot sa lahat na naikisa at tumulong upang maisagawa ng maayos ang naturang posisyon. Kaugnay nito, binigyan nila lahat ng participants ng Certificate of Participation at imahe ng Our Lady of the Most Blessed Sacrament. Tinanggap naman ni Attorney Reginald Dimacua ang nasabing token bilang kinatawan ng Pangulo ng Samahang Copriada de la Immaculada Concepcion ng Lungsod ng Batangas. Isang barangay sa bayan ng Calaca, Batangas, isinailalim sa partial lockdown. Simula kaninang alas 12 ng umaga ay nagpatupad ng partial lockdown ng lokal na pamahalaan sa Barangay Salong, Bayan ng Calaca, Batangas. Ang naturang pagsasailalim ng lockdown sa bahaging kanluran ng nasabing barangay ay dahilan sa pangambang pagdami at pagkalat ng virus matapos na magpositibo sa sakit ang 10 pasyente mula rito. Patuloy ngayong minomonitor ito ng Municipal Health Office at katulad ng ibang barangay na isinailalim din ng lockdown ng lokal na pamahalaan, muling tiniyak ni Mayor Nas Ona na susuportahan ang mga residente na apektado at inaasahan naman na tatagal ito ng 14 na araw, effective nga po today, September 8, at magtatapos ito hanggang September 21, 2020. Sa ilalim na naturang sitwasyon, ipapatupad pa rin ang lokal na pamahalaan ang mga patakaran na ginagawa din sa iba pang mga naunang barangay na isinara. Kasabay ng pakiusap at pakiisa at pasasalamat ni Mayor Nas Ona sa lahat ng health workers at mga frontliners na katulong upang malabanan ang nararanasang pandemya. Bagong unit ng ambulansya ay pinagkaloob ng lalawigan sa isang ospital sa Calatagan. Isang bagong unit ng ambulance ay pinagkaloob ng lalawigan sa Calatagan Medicare Hospital sa bayan ng Calatagan, Batangas. Isinagawa ang turnover ceremony nitong Lunes, September 7, 2020 sa pangunguna ni Provincial General Services Officer Paulita Maneha. Ang pagkakaloob ng ambulance ay sang-ayon sa direktiba ni Governor Dodo Mandanas sa layuning mas mapabilis ang pagresponde sa mga nangailangan ng emergency response o paghahatid ng mga pasyente sa ospital, lalo't higit ngayong panahon ng pandemya. Samantala, ikinasa naman din ang susunod na turnover ng naturang medical service vehicle bilang hatid na tulong pa rin sa iba pang lokal na pamahalaan o district hospital sa buong lalawigan.
Balitang Batangas. Samantala, sa iba pa natin mga balita, bilang ng mga recoveries at confirmed cases ng COVID-19 sa Batangas, patuloy na tinututukan. Batay sa uling datos na inilabas ng Provincial Department of Health Office o PDOHO, nitong Lunes, Kapitulo ng September, alas 3 ng hapon, ay patuloy na tumataas ang bilang ng mga recovered patients ng COVID-19 sa lalawigan, na kung saan may 23 na bagong naitalang gumaling sa sakit upang magkaroon ng 1,725 na kabuuang bilang ng recoveries. 159 naman ang naitalang new confirmed o additional cases upang magkaroon ng total tally ng positibong kaso sa COVID-19 sa probinsya na 3,112. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang magiting na pagganap ng ating mga frontliners ng pamahalaan at ng ating mga lingkod sa kanilang mga tungkulin upang tuluyang masubo ang COVID-19. Muling paalala sa bawat isang kabalisong at batanggenyo na sundin ang mga standards tulad ng physical distancing, madalas sa paghuhugas ng kamay at pagsusot ng face mask at face shield kung lalabas ng tahanan. Balitang Batangas. Ariyan. Yan, dahil susunod na po ang ating entertainment news. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Good morning, Batangas. Kasama niyo pa rin po ako. My name is Makoy. And my name is Angela. At dadako na po tayo sa isa sa mga pinaka-exciting na part at segment ng ating programa. Ito ang ating entertainment news. So, Chang, ano ba ang iyong baon ngayong umaga? Alam mo, partner, yung segment na to, hindi ko sa ating kung tawagin, itong ating chismisan. Balitaktaka do. Ang ganda ng ating split screen eh. No? Naka-split screen pa. Talaga nga. Pa tayo. Distancing tayo, diba? So, yan. Pag-usapin natin ngayon, partner. Kaya nung madalas mag-away, itong si Mikael at si Megan, hindi gusto, ito yun ha, itong mga kanilang detalye. Mm-hmm. Hindi gusto ng kapuso actor na si Michael Diaz ang sobrang pagiging clingy ng kanyang beauty queen wife na si Megan yan. Ah. At sobra daw nakadepende sa kanya si Megan noong mag-BFGF pa lang sila, kaya muntik nang humantong sa paghiwalay ang kanilang relasyon. Aba. Gusto ni Mikael na makita si Megan bilang strong and independent woman na kayang mag-survive on her own. Isa sa mga aim ni Mikael ay makitang confident at secured sa kanyang sarili si Megan at hindi nakakailanganin ang kanyang tulong. Aba, natuklas sa numano ni Mikael na kahit pala may corona na si Megan bilang Miss World, ay may pagka-introvert pa ito at takot tumarap sa maraming tao. Oo, talaga? Parang hindi naman. Para raw itong snail na nagtatago sa kanyang shell. Totoo ba? Totoo ba yan? Mikael, yan. Pero ngayon, dahil sa moral support ni Mikael, ay nagkaroon na ng self-confidence si Megan at hindi na masyadong clingy sa kanyang mister. Kaya naman natutuwa at proud na proud si Mikael sa nakikita niyang transformation ngayon ni Megan niya. Ang madalas lang nilang pagtalunan ngayon ay ang sobrang hihilig ni Megan sa paglalaro ng online game na pati pagkain sa oras ay nakakalimutan dahil sobrang nalilibang sa paglalaro. Na-addict pala. Iba naman pala. Yan. Kaya mabala, addict. Masaitang addict eh. Oo. So, nakakaano yung salitan mo, addict. Yung pala naman, na-addict sa pag-online game. Yes, disclaimer lang. Pero ano ha, dun sa sinabi niya na hindi confident at parang napaka-shy type nito. Parang ito nga, naging Miss World nga, nagkaroon na siya ng corona. Hindi lang isa, ilang tao yung kanyang hinarap nung panahon at nagkaroon ng corona. Posible naman kasi talaga. Dahil siyempre, alam mo naman, ang mga tao kasi talaga, may kanya-kanya pa rin personality yan. No? Mm-hmm. Hindi lahat ng nakikita natin sa camera, yun talaga sila. Wow. Parang ako lang, di ba? Nakikita nyo sa camera na ang pangit ko. Pero sa totoo po,
Napakagwapo ko po talaga. Wala na po ako masasabi. Dahil kung ano lang po, ako, kami, ito na po kami. Ayan, so, ito naman ang bit-bit umaga, no, para sa iyo, Chang, no, at sa ating mga kabalisong. Okay. Iba na alawi, hinaman muna bago pumanaw ng isang sikat na vlogger. Medyo nakakalungkot na balita lang, no. Ipinahagi nga ni Iba na alawi sa social media, isang vlog na may content ng kanyang paglilinis sa passenger bus para mabigyan ng katuparan ang hamon mula sa vlogger na si Lloyd Cafe Cadena bago ito pumanaw. At sa kanyang YouTube video, no, sinabi ni Iba na hinamon umano siya ni Lloyd Cafe Cadena sa kanyang huling vlog na in-upload niya sa kanyang channel na magkarwa sila ng bus na magkasama. Sa gitna nito, nalulungkot si Ivana dahil hindi na nila ito magagawa na magkasama bagamat itutuloy umano niya ang hamon dahil alam niyang nanonood si Lloyd sa langit at tiyak umanong masisiyan ito. Nangako naman si Alawi na anuman ang kikitain para sa naturang video ay ibibigay umano niya sa pamilya ni Cadena. Ang naturang vlogger ay pumanaw noong nakaraang linggo sa edad na 26 na hindi pa naman alam ang totoong dahilan. At yan nga po, syempre nakakagulat, no, si Lloyd Cadena, no, may you rest in peace. Oo. And may you rest in a paradise, no. The Lord Almighty be with you. At I know na masaya-masaya ka dyan sa langit, no? Oo. Kumbaga, nakita naman natin sa yung nasubaybayan natin yung buhay ni Lloyd. Siguro para sa atin, mahirap man talaga tanggapin, lalo na sa pamilya. Isipin na lang po natin na talagang hanggang doon na lang at ika nga po ni Lloyd ay tapos na po yung mission ni Lloyd dito sa atin. Doon naman po siya sa piling ng ating poong lumika. Kaya maging tanggapin na po natin ng maluag at siya po ay wala ng sakit, lungkot, hirap na mararamdaman. Actually kasi si Lloyd kasi nabuhay siya na siya'y masayahing tao. At nagbigay ng saya sa atin. Matulungin, mabait, magalang, at higit sa lahat ay nagbibigay ng good vibe sa lahat ng kanyang mga subscribers. At isa ako sa mga living testimonies sa talaga mga itong tao, ito napakabait po talaga nito. No? Talagang napakahusay. No? Yung mga pamimigay niya ng mga tulong sa mga kapitbahay niya, di ba? Lalo na itong panahon ito. At alam mo yung nakantig talaga sa akin po sa nung narinig ko yun. Tapos palitulid ko talaga siya ang pinapanood kahit pa rin ito. Yung binigyan niya ng katuparan na magkaroon ng bago at sariling bahay yung kanyang pamilya, yung kanyang mga magulang. Yun dun ako talaga sobrang sabi ko. Talagang nagawa niya lahat yung kanyang mission at bago nga siya umalis at iwan ay natupad niya yung kanyang pangarap sa kanyang pamilya. Nakakatuwa bagamat masakit ay ang ganda ng kanyang iniwan sa atin. Tama, oh. Pero alam mo, I'm just worrying about the, you know, the YouTube channels na meron itong mga taong vlogger, no? Itong ating mga vloggers na ito, na kapag ka nawala sila, ano ang mangyayari sa kanilang mga YouTube channel? Siguro naman, paano ang monetization, paano ang mga perang pumapasok pa rin dun sa kanilang mga channels? Yun ang aking pinag-worry talaga. Anong mangyayari doon? Siguro naman, dun pa rin sa kanya, sana lang may nakakaalam pa rin ng iba. Baka may nagkahawak na nung accounts niya. We can tell, no? Like, yung kanyang mothers, iba? Alam naman natin na yung kanyang channel. Diba? Okay. At saka alam naman natin na siyempre yung kanyang mother ay nasa edad na po at talagang alam natin na wala nang masyadong kapasidad na mag-manage ng mga ganyan. Kaya no? Lang so, siya parang, kaya lang siya na inganyo dahil nandyan nga siya. Pero sana hanggang ngayon, gabayan, tutukan mo pa rin Lloyd, ang iyong pamilya at iyong mga mahal sa buhay. Yes, ha? That's right. At hanggang ngayon talagang marami pa rin mga co-vloggers niya ang patuloy na tumutulong pa rin sa kanya para rin sa pamilyang naiwan ni Lloyd Cadena. Dahil sa dami ng natulungan niya, ha? At daming magmamahal sa iyong naiwang pamilya. So, ate, yan nga po ang ating entertainment news, ang ating chismisan of the day. Yes. Pero confirmed po yan lahat. That's right. Yan, reliable resources. Yes. So, once again, ako po si Angela. At ako naman po si BG McCoy at kayo po ay nakatutok pa rin dito sa Good Morning Batangas. At syempre, bago tayo tuloy, Yes. Ang lahat ng ating mga viewers na patuloy pa rin nakatutok mula kanina hanggang sa magpasang hanggang Good morning, Batangas. 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 Good morning
at sa inyong anak, of course, kay Christel Lara. Magandang umaga sa inyo dyan, and keep safe sa Buot, Tanawan City, Batangas. Happy, happy viewing din kay Godfrey Gomez. Maraming salamat sa inyo. Wow, speaking up. At syempre, Delvio and Irene Merwenya sa palagi nagsishare nitong ating live video. Kay Mami Christy, thank you so much. Kay Jaina May Balba, kay Jana Eunice Balba. Happy, happy viewing sa inyo dyan. At syempre, sa lahat ng ating mga kabaysong, sa ating mga kaibigan, of course, dyan sa Batangas City Public Information Office, sa pangunguna pa rin, of course, ni Madam Marie Luwalhati. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay ng mga informasyon, mga balita, para ating maihatid pa rin po sa ating mga kabaysong dito sa Batangas. Maraming salamat, Miss Marie Luwalhati, at sa inyong mga staff dyan. Siyempre, pasalamatan ko na rin ang aking sa napaka-breeding friendship, si Tita Digna Rabano Cortez from Ibaan, Batangas. Mm-hmm. At ang aking crush na crush talaga to, yung aming Zumba instructor din na to. Mm-hmm. Si Zina Jason Cunana, nakukit ang kanyang mga anak. Wow. At syempre, kay friend by Amor Bayanin, Abrox Derek Abracosa. At syempre, ang aking BFF from Toronto, Canada, mm-hmm, si Remy Jesmos. At yung Marley Loyola ng Candelaria, Quezon. Insan Rosalie Adame from San Pascual, Rosalie Castro, Julius Agnitadora, at si RJ sa Roma, si partner, si RR from Bulacan. Mm-hmm. Yan, syempre kay Mama Vic Marquez, Jing Alvarez, Gino Rense, Fire Aquino, at kay Tita Emma Baldonado Masilungan from San Jose, Batangas. Kay Ingracia Molina, Gerald Irvin Delgado, at sa aking friend na si Edith Merendez from Balayan. Yan, sa aking friend na si ano. At syempre, thank you so much po kay Jason Cananan. Keep safe ang iyong family dyan. Ang cute-cute ng iyong mga babies. Yes. Good morning, Batangas City. Juan and Alvaro. Kay Mami Idol. Happy to meet you. Kaya Maren Villarba Banaan, at sa iyong buhing, at of course sa iyong haligi ng tahanan, of course kaya Boss Terry ng Triple D ng Maytaw, Batangas. Happy happy viewing sa inyo dyan, and keep safe. At syempre ganun din, of course, sa aking lupa pinagbibilangan, kung muna pa rin ang aming admin, of course, Mr. Ian Casanya sa Barangay Tulog Group, sa aking mga co-admins and co-members, magandang umaga sa inyo. Likewise sa Bantay Batangas Group, sa pangunguna naman ni Mr. Marvin Estrella. At syempre sa Bangon Batangas Group, maraming salamat. At nandyan din ang Batangas PNP Crime Watch, na sa pangunguna po ng ating mga kabatang, of course, sa ating mga kaibigan dyan. Magandang umaga sa inyong lahat. Pagpalang umaga mula po dito sa Baiso. Yes, at nakatutok din sa atin, napasalamatan ko na rin, partner, mm-hmm, itong sina Doc Enrique Orense, Adam, mm-hmm, Dalangin, at Freddy Hernandez Pina, Ariel Apritado, si Ate Ina Perez from Australia, Mami Marilyn Hidalgo from Bawan, Batangas, mm-hmm, Braylin Abante, Angelo Paulo Arnilia, at Harlene Cantos, DJ Briggs Mendres Gasco from the office of the Congressman Marvin Marino, mm-hmm, at syempre, kay Lizelle Pagdonsalan Makalinaw, at kay Shirley Agubat Chongson. At yan po, mga kabalisong, ang aking mga binate. Happy, happy viewing din pala sa mga nanonood sa watch party natin, of course, from, yes, our page, Baisong Your Home Radio Batangas. Kay Gary Sarmiento Barela, happy viewing. Kay Cram Nasilarap, kay Ronnie Lademora, likewise to Randy Torion, Nestor Malabanan, Raymond at ingat po kayo palagi. God bless you all and thank you so much. At syempre, mamaya abangan po natin ang mga series of shows. Nandyan pa rin ang series of shows, The Online Battle Season 6. Wow. Yes, kasama pa rin po ako mamaya dyan. From 2 p.m. all the way down till 4 p.m. At syempre, mamaya makakasama din natin dyan for live interview ang ating
second set of hopefuls for Balisong Sing Superstar The Online Battle Season 6. Wow. Kaya naman, tutok lang kayo mamaya 2 p.m. all the way down till 4 p.m. Yes, at syempre, susundan po yan ng isa sa pinakamaswerte, pinakamasayang online game dito po sa balat ng internet. Yes. Ang Balisong Jackpot Bonanza na kung saan ay mamibigay ng napakaraming papremyo, pwedeng cash, pwedeng load, at ang inyo pong gagawin lang ay tumutok at sumali mamayang alas 5 hanggang alas 6 at makakasama nyo po ang online game master na sina VJ McCoy and VJ Red. Yan ha. At susundan naman mamayang alas 7 ng with Marlon Jose. Of course, yes. Pure entertainment, kwentuhan at kantahan. Yan ang hatid sa inyo ng nag-iisang Marlon Jose. Yes. Mamaya po yan sa OBM, Original Batangay New Music from 7 p.m. all the way down till 9 p.m. Dito pa rin sa Balisong Your Home Radio. Dahil dito, syempre, confirm ang saya, confirm ang ligaya. At syempre, bigyang daan ko lang din, merong nananawagan sa atin, ano, mga kabalisong. Yes, sa lahat po ng ating mga kabalisong na merong pong mabubuting puso, kami po ay kumakatok sa inyong mga puso ngayon. Humihingi po ng tulong si Miss Melody Ascap para sa kanyang butihing asawa na meron pong sakit na lupus. Ano? Seeking for help to fund the medical expenses of his wife, ano, Jobilin Baksa, was diagnosed as lupus. Ayun. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan na, si Michael Baksa po, ayan, nananawagan sa lahat po ng may mabuting puso dyan. Natulungan po natin siya dahil ang kanya pong asawa na si Jobilin Baksa ay para mabigyan po ng dugtong na buhay po dahil may sakit po itong lupus. So sa lahat po ng mga gusto magpaabot ng kanilang tulong, maaari po kayong mag-send ng inyong mga tulong through their GCash account. Yan, isend nyo lamang po kay Miss Melody Gaton sa 0910-871-9791. Muli po, sa lahat po ng mga gustong tumulong para sa asawa po ni Mr. Michael Baksa na si Jobin Baksa, pwedeng-pwede nyo po silang sendan ng inyong mga cash donations through their GCash details from Melody Gaton 0910-871-9791. Yan. So dun po sa may mga mabubuting puso, kami po ay kumakatok para po dito kay Jobin Baksa, yung po ang may sakit na lupus. No? So tulungan po natin yan. At yan, so syempre po, ang oras natin ay alas 12 na ng tanghali. Time for bye-bye na. Talaga, exact yes. Alas 12. At lunchtime na. Lunchtime na tayo. Syempre, muli ang ating happy birthday sa ating Mama Mary na wala tayong pagkalooban na ng pag-ilom nitong COVID-19 na to at lahat tayo ay bigyan na ng mahabang buhay. Magandang kalusugan, mga kabalisong. Yes. So, happy birthday, Mama Mary. At so yan nga, partner, tayo magpapaalam na. Ayaw man po namin at kaya ngayon nag-enjoy pa, pero bye-bye po muna at bukas po muli, samahan niyo po muli kami dito sa ating Good Morning Batangas. Yes, uli po, ako po ang inyong lingkod, you're surely your host, my name is McCoy. My name is Angela. Saying bye-bye for now and God bless you all. Bye-bye! Bye! Keep safe and God bless. Saan mang sunog ng mundo, magkasama pa rin tayo. Kaligayang hindi mabantayan. Tara na, tara na, dito, confirm ang saya. Balisong your home radio. Balisong your home radio. Oh,